umasa tayo na akala natin hindi na talaga siya totally magsasalita. Pero ang timing, pasok 3 points, ika nga yung timing, di ba? Kumbaga sa basketball, ano yan, ah, malayuan yan, 3 points. Oo. Di ba? Okay, na 3 points niya si Richie Rivero. Correct. Una, maraming salamat kay Vice Ganda. Yes. Sa kanyang panayam po kay Blight ito, hinalaw. Maraming salamat kay Vice Ganda. At bukas sa SNN, uopinyonan din po namin ito eh. Pati yung kay Rico yan. Yan, ako malawak po ang opinyonan yan. Eto na. Naalala mo yung blind item nating sinabi dito yes. sa SNN? Yes. In a way, kinumpirma yon ni Blight, di ba? Kinumpirma. Unang-una, paano daw niya iiyakan ang isang tao na ngayon lang niya naalala na hindi pala nagpapa-laundry ng damit sa loob ng isang taon. Isipin mo ha, meron akong kilalang isang personalidad na nasangkot sa masamang bisyo. Mm-hmm. Yung kanya mga damit nakalagay sa aparador. Mm-hmm. Hindi rin niya ipapa-laundry. May dumating na kaibigan, binuksan yung aparador na punong-puno ng mga maruruming damit. Alam mo na maho agad yung buong ano, kwarto. Buti na lang walang pang-amoy si Andrea. Dahil sigurado, yung hindi pagpapalondre na yun ni Richie sa loob ng isang taon, eh talaga nangangamoy na yung unit niya. Di ba? Yeah. Oo. Nakaloka. Diba yung revelasyon niya? Talagang isang pagtukoy na tama ang ating pinag-uusapan. Confirm, ika. Oo. Di ba ang tagal nang nababalita na medyo moy? Di ba? Medyo moy itong basketballistang Itay, di ba? Hindi man direktang sinabi ni Blight na may kabahuan dahil di nga niya naaamoy, may kadugyutan naman, di ba? Ano ba pang dugyot ka, di ba? Ano ba ang kasama ng dugyot? Amoy? Eh di, jumoy, di ba? Nakakaloka, oo.